5 ans. Madimot ma ko. Pwede kami na. View. Yan ang view ng katas din ng paghihirap ng anak ko sa abroad. OFW. Sa loob, sa labas, tapos na yan. Sa labas. Ay, sa loob, sa labas. Lahat. Kompleto na yung bintana. 4 windows. 4 windows. Tapos 2 door. Yan, ang cute. Sana yan pag natapos na lahat ang finishing, ganyan. Yan. Umabot na yan ng 200k. Ang mahigit na ang gastos. Kasi puro trusses sa taas. Yan, puro trusses. Maluwang ito. Yan. Katas ng paghihirap sa abroad. Yan ang katas ng Saudi. Ayan yung pintuan. Yan, kung gusto nyo magpagawa yan, dito lang sa lalamunan yan. Pwede nyo, kung type nyo yung pinto, yung mga bintana. Mura lang yan. 34k. Yung 2-door at saka 4 windows. Yan, yung klase ng window. Yan, yung window nila. Hanggang dito lang yan, hanggang dito. Tapos, hanggang doon sa kusina ito. Hindi ko lang kasi alam yung kung ilan ang ito. Tapos, dito yung CR. Tapos, yan, malumang yung CR. Tapos, ito yung door ng kitchen. Yan. Tapos, dito malumang din yung kitchen. Hindi pa tapos, yan. Super lumang yung kitchen. Pwede mo lagyan ng long table at saka 6 chair. Ganun. Tapos, ito yung sala. Isang room doon. Tapos, ito rin yung isang room na ginawa kong kantina. Tapos, ito yung room ng mga boys na puro makukulit. Yan. Kahit lagyan mo ito ng 4 na bed na yung double bed, ganun. Yan. Katas ng Saudi Arabia. Yan lang. Ay. Isang mantika? Isang mantika? Kung ako ang kitam na matinag. Pero kung 38 yan lang, 38. Ay, tapos sa harap, pwede kang mag-garden, maluwang pa. Yan. Ayan, ang garden. Maganda sa probinsya, magpatayo ka ng bahay. Ayan, lagyan mo ng lemongrass sa harap para maging maswerte ka. Ayan, ang view ng... Pwede yan, dagdagan, mas umabot pa yan siguro ng mga 300k kung tapos na lahat yung finishing sa labas at saka sa loob. Dito sa labas. Ito yung CR. Yung deposit. Ito yung deposit sa labas yan. Ito naman sa anak ko na maliit. Konti lang yan. Maliit lang. Dito sa kabila. Yan. Ito naman yung anak ko. Yan. Ito naman yung sa anak ko na isa. Yan yung view ng bahay niya din. Maganda rin to kasi ano yan, slab. Buhos sa taas yan. Yung kalahati, buhos. Yan.
Parehas din ang window, pero mas malaki yung mga window na anak ko kasi ito. Yung ganito yung window niya. Oh. Ito, mahaba. Yung ganyan ang window niya. Bakit nagkaganon? Yan yung window niya. Yan. Dito rin, oh. Parehas din, pag mayroon kang 200k, pwede ka nang makapagawa ng magandang bahay. Pero hindi pa tapos ang finishing niya kasi ito hindi naman OFW yung anak ko. Pero awa ng Diyos, nakapagpatayo din siya ng bahay. Yan. Ano lang yung asawa niya? Auto-electrical. Yan, unti-unti rin nilang na papaganda yung bahay nila. Yan lang anak ko na isang maliit, yung pinakamahirap na anak ko. Kasi hindi pa nakapag-abroad, hindi pa na niya natikman ang naging OFW. Siguro pag naka-OFW yan, mas maganda pa yung bahay niya kaysa mga kapatid niya. Mayawang Diyos. Yan lang guys, i-share ko sa inyo yung how to building the house na kahit wala kang kahit na mahirap lang yung kalagayan mo nung unang panahon ay magsikap ka, magtrabaho ka sa ibang bansa, kumita ka ng medyo malaki kahit sa Pinas, kung magandang buhay, masipag ka rin, makapagpatayo ka din. Ito, dati-dati to, puro ano lang to, mga bahay namin, puro ano yan yung tawag yan, yung puro yung panaw ba, nipa. Yung, yan yung maliit na yan, yung bahay ko na yan, yan ang iniwan. Yan ang dati, nakababahay din ako nung OFW ko, nakababahay din ako, pero hindi pure na bago. Puro repair lang, kaya na bagyo lahat, walang tira. Kaya yan yung bumalik ulit ako, may tulong ng ano, yung sa DSWD na 14K nung nabagyong bahay namin. Yung maliit na yan, pinagawa ng asawa ko. Kaya hindi ko na dinagdagan kasi ayan na lang, sinuportahan ko yung mga anak ko na lang para at least may bahay na sila na medyo matibay kasi dito sa Pilipinas grabe ang bagyo pag may ulan, pag may bagyo, may kalamidad sa atin. Palaging ilang bahay na yung natumba sa akin sa una, nung una kami. Naka dalawang bahay na bagyo ang bahay namin, si Guring at saka si Guring ba yan at saka si Juan, yun ang ano sa amin yung bahay namin na grabe.